1 hour tayo nag-usap, few days bago kami umalis, active ang duty ang visa ni Tata US. 100 times daw ni request ni SG na i-revoke yun. 100 times, isipin mo, na i-revoke yung visa ni Tata under TGB. Hindi pumayag yung abogado ng TGB. Ang reason niya, dahil hindi part ng TGB si SG. Isipin mo yun? Kaya ba? Kaya nga, ano ba talaga katanan ko sa kanila? Bakit ginawa nila sa akin yun? Umalis yun. Ako sa kanila kasi walang pinakita na kontrata. Lalaban ako, walang kontrata. Kahit yun. Kahit pagiging handle nila sa akin, walang kontrata. Bakit? Anong gagawin ko dun? Mapagpalang araw sa inyong mga kakwento at welcome back po sa aking channel. Former WBO Bantamweight Champion John Riel Casimero, hindi na nakapagtimpi pa. Sa wakas, nagsalita na sa mga isyong hinarap niya noon. Champ Mark Magnifico magsayo, binantaan ng Mexicanong si Ray Vargas sa paparating nila na laban. Canelo Alvarez sobrang prangka kay Gennady Golovkin, siya daw ang magpaparitero nito. Yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Mga kakwento, ang mga impormasyon na ibinabagi ko sa inyo ay para po ito sa mga taong hindi pa po nakakaalam sa mga ibinunyag ni Casimero patungkol sa visa issue, Manny Pacquiao promotions issue at bakit hindi pa siya umuwi sa sarili niyang bansa. Kaya naman kung alam niyo na mga kakwento ay mabuti po dahil para po ito sa hindi pa po nakakabalita. Pero kung gusto mo namang balikan muli ang dati mong nalalaman ay hindi naman po masama yan. At courtesy po tayo kay Mandrigma 80 Sports at nasa description box po mga kakwento ang link ng kanyang YouTube channel. Mga kakwento, kung noon na hindi man masyadong nagbibigay ng impormasyon itong si Casimero patungkol sa mga panggigipit at pait na dinanas niya patungkol sa pag-revoke ng kanyang US visa, ang pagtimbre sa immigration officer sa bansang Canada at pati na rin sa bansang Mexico na itong si Casimero ay may kasong rape. Rape talaga ang nakasaad sa taong nag-email sa mga immigration sa mga nasabing mga bansa. Kung may email champion sa boxing na decision, aba, meron din palang email paniralization. Ang mismong nagbunyag dito ay ang longtime friend at katma ni Casimero na si Sir Stephen Lunas. Ibinunyag niya na ginawa daw ng lahat ng puti na si, alam niyo na siguro kung sino yan mga kakwento. Ang TGB Promotions na nag-sponsor kay Casimero kaya nagkaroon siya ng US visa ay 100 beses daw na sinabihan ng puti niya dapat i-revoke ang US visa ni Casimero. At ayon kay Sir Stephen, bago pa man umalis sa US ang Team Casimero papuntang England, sinabi ni Sir Stephen na aktibo pa ang US visa ni Casimero. Pero hindi nagkalaunan ay nagtagumpay ang pakikiusap PSM nang nasa likod ng nagpaparevoke ng US visa ni Casimero. Tinimbrihan na nila ang bansang Mexico, Canada at na-revoke na ang US visa ni Casimero. Kung babalik si Casimero sa Amerika, maaring ipapawi si Casimero sa Pilipinas at pagdating sa Pilipinas dahil may kasong haharapin, maaring ma-hold si Casimero at hindi papayagan na makakaalis sa Pilipinas. Kaya paano na ang karera ni Casimero? Kaya ito ang kinakakatakutan ni Sir Stephen na mangyari ito kay Casimero. Kaya naman nagpapasalamat sila sa manager ni Casimero na si Egis Limas dahil hindi iniwan si Casimero at hindi nawala ang kanyang tiwala na muling babangon itong si Casimero sa kanyang pagkadapa. Samantala, ang WBC Featherweight Champion na si Mark Magnifico magsayo ay sa unang pagkakataon, didepensa niya ang kanyang titulo kontrayan sa top Mexican contender na si Ray Vargas ngayong July 9, 2022 o July 10 sa Pilipinas sa Alamo Dome sa San Antonio, Texas. Ito rin mga kakwento ang lugar kung saan tinalo ng retired 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang Mexicanong si Marco Antonio Barrera via technical knockout sa taong 2003. Sinabi naman ni Magsayo na sobrang excited niya na lumaban sa Alamo Dome dahil sa lugar na ito ay unang napanood ni Magsayo na lumaban itong si Pacman at nang napanood niya ito noon, ito ang naging dahilan kung bakit gusto niya na rin na maging boksingero. Pinaghahandaan na ngayon ng Team Magsayo itong si Vargas at excited na rin siyang ipapakitang muli ang kanyang husay at galing sa ibabaw ng ring. Ang banta naman ni Vargas kay Magsayo ay handa na siyang mag-counter sa mga malalakas na suntok na bibitawan ni Magsayo at tatapatan niya ang dalang mga bomba na pagkakawala ni Magsayo.
Kaya mula sa round 1 hanggang round 12, ang masasaksihan daw ng mga manonood ay ang mga sumasabog na mga fireworks. Mga kakwento itong si Magsayo ngayon ay may kartada na 24 wins at 16 knockouts, habang si Vargas naman mga kakwento ay may 35 wins at may 22 knockouts. Mga kakwento, sa hindi pa po nakakaalam, itong si Vargas mga kakwento ay former super bantamweight world title holder. Samantala, dahil kasado na ang Alvarez-Golovkin trilogy sa 168 pounds ngayong September 17 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, kahit na umabot man ang 4 na taon bago may kasa ang laban nila, masaya naman itong si Canelo na sa wakas ay makakarap na naman niyang muli itong si Golovkin. At ayon kay Canelo, habang busy siya sa pakikipaglaban sa top fighters, itong si Golovkin naman ay nakikipaglaban sa mga Class D fighters, mga mahihinang mga boksingero daw. Kaya naman na bad trip itong si Canelo kay Golovkin, dahil bakit palagi daw sinasabi ni Golovkin na iniiwasan daw siya ni Canelo at halatang takot daw sa kanya itong si Canelo. Pero ayon kay Canelo mga kakwento, hindi siya umiiwas kay Golovkin. Ang ginawa niya ay nakikipaglaban siya sa mga mas malalakas na mga boksingero. Sinabi ni Canelo, nagpapanggap lang daw itong si Golovkin na isang nice guy, pero ang totoo ay hindi raw. Sa dami ng mga binibitawang mga salita o banat ni Golovkin kay Canelo, ang paparating na laban nila ay maituturing na personal na laban para kay Canelo, at gagawin niya ang lahat para ipaparitiro niya itong si Golovkin. Mga kakwento, ibinulgar na ang lahat patungkol sa mga ginawang paninira kay Casimero. Hindi raw alam ni Casimero kung bakit ano daw ang nagawa niya, bakit siya ginaganito. Pili talaga siyang hinahatak pababa, niyuyurakan ang kanyang pagkatao at winawasak ang kanyang karera. Parang masasabi natin mga kakwento na ang gusto niya ay maging isa lang naman na Pilipino na makakapagbigay din ng karangalan sa ating bansa. Pero bakit ngayon siya ay hinihila pababa? At kay Mark Magsayo naman, idol, kapit at laban lang, hiling at dasal sa Diyos ang aming iaalay, na sana sa huli, ang ating bandila ang iyong iwawagayway sa tagumpay. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. At kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, ay aba, gawin niyo na. Yo! Quadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe. Quintong di pa na yung kwento. So ano pa hinintay niyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! At bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan kay kakwentong Ariel Asidera, kay kakwentong Emmanuel Clyde Valenton, kay kakwentong Ruben Sarmiento, kay kakwentong Francia Monera, kay kakwentong Rolly Llamas, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.